Magandang araw po ulit mga idol. Nandito po tayo para muli gumawa ng isa namang video para malaman kung ang isang circuit breaker ba ay maayos pa o hindi na. Tara po. Ayun na. Gaya po na sabi ko kanina, ang gagawin po natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng circuit breaker na maayos pa at sira na. So, mayroon po tayo ditong apat na circuit breaker. Mayroon po tayong bolt-on, saka ito po bolt-on din naman to. Kaya lang ibang brand, ibang type po siya ng breaker. O para sa dalawa, mapapansin nyo, maliit siya. Tapos ito po naman, isang circuit breaker din na bolt-on din siya, pero industrial type na rin po siya. 3-phase po ito. Sa 3-phase po ito ginagamit. So, pakita ko po sa inyo kung paano mag-check ng circuit breaker sa continuity. So, nakaupo. Ito po bago. So, ito po. Pares lang naman sila. Tapos, ito po. Sira po ito. Ito po. Gumagana pa naman pero may problema na po yung sa gitna. So, pakita ko lang sa inyo. So, yun po. Ito po yung bagong breaker natin. So, kung mapansin niyo po, kuha natin na pag naka-upo siya, wala po siyang resistance. Pagkainon po natin siya, ayun po, pumapalo na po siya, may resistance na po. So, ibig sabihin po, good yung circuit breaker na yan. Yun nga po yung bago. So, uulin natin. So, ito po, parehas lang naman sila. On natin siya. So, parehas po sila. So, ayun po. Ito naman, ito po kasi yung sira. Ayun po, kahit naka-on na siya, mapapansin nyo, wala po siyang resistance. So, hindi po pumapalo. So, ito naman po, i-on din natin siya. So, ayun po. So, buo rin po ito. Ito po. Ayun po, pumalo din siya. So, buo rin po itong circuit breaker na to. Pag in-off natin, wala na po siya. Ayun po, ayun na po pumalo yung tester natin. Pag naka-off. So, pag in-on po natin, ayan po. So, yan po ang mga circuit breaker. Kung paano siya i-test. Hindi pa lang po ito ang lahat ng circuit breaker. May iba-ibang klase pa po. So, ang pinapakita ko lang po sa inyo kung paano siya i-test sa continuity. So, ibig sabihin po, pagka may continuity, yung line na yan, ibig sabihin po buo siya. Pag nilagyan ng kuryente ng line, pag inoon natin, lalabas dito yung kuryente. So, may pupunta na doon sa ano natin, sa panel board o kaya kung itong mga ganito ginagamit sa mga brand circuit, papunta na po siya doon sa mga load. Kung appliance natin, yung mga ilaw, so, ganun po siya. So, may kuryente po lalabas dito pagka good po ang breaker natin. Ngayon, mayroon po kasi mga case minsan na ang breaker is gumagana pa rin pero nagiinit siya sa mga ganito sa side o kaya dito sa ganito, mapapansin nyo, mainit siya. So, malalaking panel board po na encounter natin yan. So, pag ganun po ang circuit breaker, ibig sabihin po, weak na siya. So, parang nasasagad na yung ampere rating niya. So, maaari pong na-overload, masyadong maraming nakaload sa kanya na hindi po mga appliance, yung mga naksaksak sa kanya, sa sirkuito niya, marami pong load. So, maaaring nasagad na. So, na kaya yung capacity niya, hindi niya nakina, kaya nag-init. Pag ganun po, may tendency na maging trip yung breaker. So, sa una-una po, medyo kakayanin pa rin niya,
Pero pag tumagal, medyo delikado na po yun. Kasi minsan po kami, base sa experience, meron po nagkakaroon ng sunog sa ganitong side. Parang na po yung plastic niya. So pag ganun po, kailangan pong itawag natin sa electrician kung anong problema. Maaari pong magkakaroon ng overload o talagang weak na yung breaker. Minsan po naman nangyayari pagka ganun ay dahil sa yung circuit breaker is mayroong hindi maayos pagkakabit ng terminal, lalo yung dito. Pag nakakabit po siya sa mga panel board, yung mayroon po tayong bus bar na tinatawag, tanso po yun, na kung saan doon naka-screw yung terminal ng breaker natin. So minsan po, naglulus yung mga ganun na terminal, lalo po pag malalaking panel board, kasi yan, kaya nga po ang malalaking panel board, mayroon po yung preventive maintenance. Ini-schedule po yan para nami-maintain. So minsan may retightening, tapos nililinis po yung mga terminal. So ganun po ang pwedeng maging cause ng pagkasira ng breaker, o kaya nagkakaroon po ng short circuit. Pagka nagkaroon po ng short circuit, madalas po nagtitrip po yan. So pagka nagkaroon po ng short circuit, meron pong nangyayaring spark. So kung paulit-ulit po nangyayari, nagkakaroon po ng carbon sa terminal. So nagkarbon yung terminals, naglulus na rin yung terminals. Kung hindi nyo napapansin, hanggang sa tumagal-tagal, nag-init na yung circuit breaker nyo. Kahit na medyo kaya niya yung naka-load sa kanya, pag mayroon pong faulty wiring, madalas po nangyayari yun, nagkakaroon ng trip. O pag napapansin nyo po na nagtitrip na ang breaker na madalas, eh may problema po, kailangan pong itawag din na sa electrician. So ganun po. Pagka naman po ang breaker ay nakatrip, nagtrip na, so nire-reset lang po yan. Kasi may tendency po minsan talaga mag-trip ang breaker, lalo nga po kaya nasabi ko kanina, pag minsan na nagkaroon siya ng faulty wiring, o minsan yung pag malalaking panel board, minsan simpleng yung maliit lang po na daga, bugit, pag pumasok doon sa loob, nagkaroon na ano siya, nakulinti siya doon, na paano siya, dalawang line, yung line 1, line 2, nagtitrip po ang breaker natin. So yun po ang isang katangian ng circuit breaker na maganda kumpara sa mga safety box na ginagamit sa mga bahay, yung mga typical lang po na bahay, yung mga talo, yung mga hindi matagal ng bahay, ganun pa po kasi yung mga ginagamit. So ngayon karamihan po circuit breaker na, kasi ang circuit breaker po nagtitrip pag karoon ng overload, pag nag short circuit, nagtitrip po siya. Papakita ko rin po sa inyo kung ito po kasi circuit breaker na to. Ano po siya? May design po siya na pwede po siyang mag-testing ng i-trip. Hindi po katulad dito ng mga breaker na to. Hindi siya magti-trip kung hindi magkakaroon ng short. Kung hindi natin kabit ka ng wet house, magkaroon ng short circuit na mali. Hindi siya magti-trip. So ito po, matetesting natin. Maipapakita ko sa inyo kung paano nagti-trip ang circuit breaker. So lagyan po natin siya ng wire. Itong usog ko po ito dito. 3-phase po to. So dalawang linya lang po lalagyan natin ng supply. Ito lang po, para po lang makita niyo. So yun po, mayroon na po wire siya. So pakita ko po sa inyo kung paano pag nakatrip ang circuit breaker. So i-plug ko po, extension po ulit tayo. I-plug ko po para magkakuryente yung sa supply ng circuit breaker natin. So yan po. So naka-off pa po yan. So i-on po natin. Kuwento muna natin ang kuryente isa, para makita nyo na may kuryente na sa supply sa breaker. Ayun po, may kuryente. So i-on po natin. Dito po, papasin niyo po. Naka-off pa siya. So wala pong kuryente yan. Wala pong kuryente yan po. So i-on po natin siya.
testin niyo po natin. So yun po, may kuryente. Ngayon, ititrip ko po siya. Ito po kasi natitest ko, pwede itong itrip. Ito po yung button niya, kung mapapansin niyo, kulay pula na yan. Pang testing po yan, para itrip lang. Push button po siya. Pag pinress po natin, magtitrip po yung breaker natin. Okay, napansin niyo po na nawalan siya ng kuryente. Nawalan na ng kuryente. Ganyan po ang circuit breaker. Itong mga ganito po, nagtitrip din po siya. Kaya lang, wala siyang test na pagka ganito, sabi na, wala. Nag-activate na lang po yung tip nila pagka nagkaroon ng short circuit or nagkaroon ng nag-overloading, nag-init na masyado yung breaker kasi overload, nagtitrip po siya. So, ganun po. Ang gagawin po naman natin pagka nag-trip siya, i-off lang po natin siya. Iguba natin. Ayan po. So, para po ma-reset siya. Kapag binaba na po natin siya, i-on ulit natin. Same lang po, ganun din po sa kanila. Mapapansin nyo po pag nakatrip ang breaker, nakagitna po yan. Nakagitna po siya. Yung button, yung pong gatas baba na natin na to, nakagitna po yan. Tingnan nyo po. Ayan po. Gumigitna po yung button. Ibig sabihin po, ini-interrupt niya yung kuryente. Kinakat niya sa loob. So, walang lalabas dito na kuryente. Kasi, kaya nga po siya nagtitrip. Eh, pwede po kasi may faulty wiring, may nag-short circuit. O, pwedeng nag-overload na. So, parang sign niya yun para check yung breaker. Itatawag po ng electrician. Ganun po ang ano. So, ayun po. I-reset ko lang ulit para ma-familiarize nyo. Ganun po. So, ganun po ang circuit breaker. Tanggalin ko na po ito at na-test na naman natin. So, yun po ang ating gustong i-discuss ngayon, yung kung paano malalaman ang circuit breaker na maayos pa at sira na. So, yun po, napansin nyo, pagka sira na po ang circuit breaker, pag tinester po yan, pag doon saka dito ng yung continuity yung ginawa natin kanina, dapat po, hindi pa follow ang tester. O kaya, pwede rin naka-on siya, tayo, ma-experience natin niya sa bahay, na mawawala na ng ilaw, mawawala ng power ng outlet natin. Kung may problema po, wala namang sa main, makikita niyo po yun pag nakatrip na yung breaker natin o naka-on ma pero wala pa rin. So, pag wala pong marunong sa bahay, di tawag po tayo ng electrician. Pero pag medyo may marunong po, pwede po kayong gumamit ng test light. Kung, pakita ko po sa inyo pala kung mayroong kung mayroong po kayong halimbawa test light man lang, kung mayroong pong hindi po naman kasi lahat wala tayo sa bahay. Meron po kasi sa ibang nakakapalit sa atin, maaari po mayroong test light, pwede po matest. Pwede po yung matest at kung may kuryente. Halimbawa, mayroong kayo test light. Ginot natin, ganun po yan. So, kasi na rin po pag naka-on. Nag-trip. Nawawala yung ilaw. So, yun po. Pag nakatrip po ang breaker, hindi po ibig sabihin sira na siya. Maaaring may problema lang po. So, yun po yung kagandahan sa circuit breaker. Kaya ko po diniscuss sa inyo sa mga gustong matutong ng electrical wiring o pag-install ng mga electrical at gano'n na rin sa mga nakakapanood na kahit na hindi interesado matuto ng pag-install ng electrical, at least meron tayong idea sa bahay kung ano yung pwede natin gawin pagka na-encounter natin yung didiscuss natin ngayon. Di ba, nag-trip ang breaker o nag-init ang breaker, napansin nyo, nag-init ang breaker nyo, pwede nyo pong i-off, tatawag kayo ng electrician. Yun po sa
mga viewers natin na hindi masyadong pamilya sa mga electrical at saka hindi naman nila interes yung gumawa ng mga electrical installation. Pero sa mga viewers po na pwede makakita na gustong matuto ng mga gawain electrical, so yung mga nabanggit ko po kanina ay malaking tip na po yun para magamit kung paano tayo mag-identify ng circuit breaker na maayos pa at sira na. Kagaya po na sinabi ko kanina, pag nag-init ang circuit breaker natin, may problema po yan. It's either nag-overload o weak na talaga yung breaker natin, kailangan ng palitan. So, ganun po. So, yun lamang po. At sana ay meron kayong natutunan sa bago nating video na ginawa. Pinakita ko po ito kasi doon sa nakaraang video natin ay may nakita na kayong circuit breaker. Nagkabit na tayo ng electrical sa kung paano magkabit ng CO saka sa lighting. So nakita niyo po nagmamit na tayo ng breaker. So kaya diniscuss ko muna ito para mapamilyar kayo sa mga circuit breaker. So yun po. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Sana po uli mayroon kayong natutunan. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, pwede po kayong mag-comment kung mayroon kayong suggestion. Paki-like na lang din po at pinili po i-share kung mayroon kayong lalo sa mga kumikilala kayo na mahilig sa magawang electrical at gusto kong matuto, share po natin para alam paano meron din silang makuhang kaunting kaalaman buhat sa ating diniscuss ngayon. Yun lang po, salamat po ulit.